maaaring madodoble o madaragdagan ang mga parusa sa mga kasalanan kapag ito ay tumindi dahil sa ito ay pinapalaganap natin sa iba. Halimbawa, ito ay pinapauso natin sa imba. Halimbawa nito, ang zina o ang pakikiapid ay nagiging mas malala kapag ito ay pinapakalat mo sa iba dahil ikaw ay susundin nila sa kasamaan. At dahil ikaw ang nagpasimuno ng kasamaan, ay maaring makatanggap ka ng mas malaking parusa kaysa dito. At gayon din, tinukoy ng mga scholar na mas malaki ang parusa ng mga tao na tinatawag na nagsasagawa ng mujahara. Ano ang mujahara? Ang mujahara ay ang pangangalandakan sa iyong mga nagawang kasalanan. At ito ay halimbawa, nakagawa ka ng isang kasalanan at sa halip na ito ay iyong ikahiya, sa halip na ito ay iyong ikalungkot, ito ay pinagmamalaki mo pa sa mga tao. Dahil inaakala mo na ang iyong pambababae, ang iyong pag-inom ng alak o ang iyong paggamit ng pinagbabawal na gamot ay pawang mga sukatan ng pagkalalaki, kaya ay kinukwento mo na ito sa iba. At minsan maging sa mga Muslim ay nangyayari ang ganito mga kaganapan, na meron tayong mga kapatid na dating hindi Muslim at yumakap sa pananampalatayang Islam, na maaring hindi natin uhusgahan ang kanilang mga intensyon sa ginagawa nilang pagpapapatid o pagpapahayag ng kanilang mga hindi magandang nagawa noong hindi pa sila mga Muslim. Subalit, makikita natin ito sa paraan kung paano nila ipinapahayag o kinukwento ang mga ito. Kung ito ba ay kinukwento nila para hindi tularan, o kung ito ba ay kinukwento nila para magmalaki sa mga tao. Maraming mga kapatid na dating hindi Muslim, pinagmamalaki nila na sila ay dating sumasali sa kung ano pang mga gawaing haram. Pinapakita pa nila yung kanilang mga picture o mga video na minsan ay sobra-sobra na doon sa pangangailangan para lamang ipakita kung ano sila dati at kung paano sila ginabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa pagkaligaw tungo sa gabay, mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Minsan, meron ding mga nagkukwento tungkol sa kanilang mga kasalanang nagawa na para bang pinagmamalaki pa nila ito at hindi ka makakita ng bakas ng kalungkutan o pagsisisi sa kanilang mga ginawang mga kasalanan noong sila ay hindi pa Muslim. Kaya nga marapat para sa atin na palagi na alalahanin natin ang mga hangganan ng mga bagay-bagay nang sa gayon na hindi tayo lalampas sa mga hangganan na ito at tayo ay nakakasuway na pala kay Allah subhanahu wa ta'ala sa halip na tayo ay nakakapagpakalat ng kabutihan sa ating mga kapwa.